Ito ang itanong mo kay Sorano, simbahan ang sasagot. Teka lang. Bakit simbahan? Bakit hindi Biblia? Dahil hindi Biblia lang ang batayan ng pananampalataya. Ang batayan, ang haligi at ang saligan ng katotohanan ay walang iba kundi ang simbahan. Hindi lang basta libro. Anin mo yung libro kung walang simbahan? Tsaka hindi naman libro ang iniwan ni Jesus kay Pedro. Hindi niya sinabi, "Oh Pedro, eto yung libro ha. Bahala ka na dyan, basta pamigay mo." Walang ganun, Mas. Walang ganun. Ni walang sinulat si Jesus na libro. Gago! Dahil hindi Biblia lang ang batayan ng pananampalataya. Walang ganun. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Walang ganun. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama. Walang ganun. Meron lang nakausap nung araw, pare. Pare. Yan naman ikang Biblia, kulang yan eh, padre. Sabi ko, okay. Alin ho ang kulang sa Biblia? Kasi pag sinabi yung kulang, dapat alam nyo yung buo. Tama po ako o hindi? Halimbawa, tinawag mo yung mga anak. Halika yung lahat, mga anak! Dumating, walo. Ba't kulang? Sabi nung nanay, ba't kulang? Kasi alam niya siya mga anak niya. Kaya mo muna sabi kulang, alam mo yung buo. Tama o hindi? Sabi nung pare, kulang daw Biblia. Ano kulang, padre? Ha? Siyensya, nasa Biblia. Psikologiya, nasa Biblia. Aritmetika, nasa Biblia. Lahat ng maiisip mo, nasa Biblia. Gusto mo, patunayan ko sa'yo. Mag-isip ka ng kahit anong bagay, babasahin ko sa Biblia. Oh. Yung hindi mo nga naiisip, pwede ko pa rin basahin sa Biblia. Oh. Ano ang kulang sa Biblia? Bakit mo sasabihin kulang ang Biblia? Para mo masabing kulang ang Biblia, alam mo ang buo. Eh, sino naman nakakaalam ng buo kundi ang Diyos? Wala naman iba nakakaalam ng buo kundi ang Diyos eh. Ako man, marami kong hindi alam eh. O, diba? Pero kung lahat lang nung iisipin mo ang itatanong mo sa akin, lahat yon, ginagarantiyahan ko sa'yo, babasahin ko sa Biblia, lahat. Gusto mo, pati ampalaya, babasahin ko sa Biblia. Pati bawang, pati pipino, nasa Biblia. Sibuyas, nasa Biblia. Ampalaya, nasa Biblia. Ano pa rito ang alam niyong gulay? Yan, nasa Biblia yan. Ito ba? Totoo ba itong bulaklak na to? O kasi nung dito ako pumunta nung puro mga plaan eh. Paper roses yun. Yan, nasa Biblia yan. Pati nga bulaklak na artificial, nasa Biblia rin eh. Yung paper roses, nasa Biblia yun. Aeroplano, nasa Biblia. Computer, nasa Biblia. Gusto nyo, lahat nandun yun. Walang kulang yun. Ano pa tatanong mo? Pati nga numismatics, nasa Biblia eh. Pati yung anthropology, nasa Biblia yon. Anthropology, nasa Biblia yon. Yung anthropology, nasa Biblia yon. Walang kulang ang Biblia. Ako po kasi sa nakaraang mga 34 anyos, 35 na pala, sa awa ng Diyos, na nakagiliwang ko na yung sinasabi sa Biblia, isipin at pag-aralan. Kaiisip ko, napatunayan ko. Sabi ng Diyos, kaya ganyan. Isipin mo ang sinasabi ko at sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Ayun ang sabi ng Diyos. Isipin mo ang sinasabi ko. Bibigyan ka ng Diyos ng pagkaunawa sa lahat ng bagay. Kaya pag mag-iisip ka lang, maintindihan mo yan. Mag-isip ka po. Pati buhok, nasa Biblia. Diba? Pati kalbo, nasa Biblia rin. Si Pogi, nasa Biblia yun. Alaan nyo? Ha? Wala kang iisipin wala sa Biblia. Eh, tinanong nga sa akin eh. Ha? Yang akon si Ginoong Peryon, nasa Biblia yan. Si Kibuloy, nasa Biblia yan. Sabi ng Biblia eh, lilitaw ang marami propeta. O, di ba nakasulat na sila ron? Kasama sila ron eh.
Mahal mo ba yun? Malay mo, pati ako kasali ron. Ganon yun. Kaya lahat nasa Biblia yan. Huwag kang magduda sa Biblia yun.